Ito na po ang order mong alak, sir. Enjoy your drinks. Sad ko patak magtatalikod na sana sa kanya para makaalis na nang tumikim siya at hinawakan ng palapulsuhan ko. Off limits po ang kamay ko, sir. Kaya sana bitawan mo. Bago ko tawagan ng bouncer namin dito sa bar. Sad ko habang walang emosyon na nakatingin sa lalaki. Oops, sorry. By the way, sasabihin ko lang sana na hindi yan ang in-order ko na alak. Wrong table kaya ata, miss. Gusto mo ireklamo kita sa manager mo? Tanong pa niya habang nakangisi. Medyo napahiya ako sa sinabi niya dahil mali pala ang dala ko. Yumuko naman ako sa harap niya at humingi ng pasensya. Sorry po sir, baka nagkamali po siya ng sabi ng table. Pinasa lang kasi ito sa akin ng kasamahan ko. Pwede ko po bang malaman kung ano po talaga ang order mo para maibigay ko po? Sad ko na lang sa mabgalang na boses. Pwede naman ako umorder ng kahit ano, diba? Tanong pa niya sa akin kaya tumango ako. Oo naman po sir, sabihin niyo na lang po. Okay. Alam ko nang gusto kong orderin. Miss Sungit. Sabi niya pa sa akin na ginawan ko pa ako ng alias. Yung ngiti kong peke ay nawala at pinukol ko siya ng masamang tingin. Pwede ba? Hindi ako masungit kaya huwag mo akong tawaging Miss Sungit. Oh, may pangalan ka pala. Ano bang name mo para hindi na kita tawaging Miss Sungit? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Umorder ka na lang, sir. Para matapos ang pag-uusap natin. Bored kong sabi. Ikaw ang order ko. Pwede ba yan? Tanong niya kaya inirapan ko siya. Sakto naman na nakita ko si Carla na papalapit sa pwesto ko. Agad akong lumapit sa kasamahan ko sa trabaho at ibinigay sa kanya ang hawak kong tray. Ikaw na muna makipag-usap sa customer. Na-CCR ako eh. Pumasok ako sa banyo at umupo. Nang matapos ako ay lumabas na ako at nakita si Carla na nakatayo sa gilid ng pintuan. Kumunotang noo ko dahil parang may hinihintay siya. Magbabanyo ka din ba? Tanong ko sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot. Nako hindi. Ikaw talagang hinihintay ko, Juliet. Yung customer kasi kanina. Ikaw ang in-order eh. Hayop na yan. Nagbayad ba naman ng 2 milyon para lang makatable ka? Kaya puntahan mo na doon dahil bayad na yon. Sabi ni Carla. Kaya nanlaki ang mga mata ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Maingay at maraming lasing ang nakikita ko sa loob ng bar at halata nagkakasiyahan. Hating gabi na at mas lalo lang dumarami ang mga customer namin. Kanina pa ako walang pahinga at siniserve ang mga in-order nilang alak. Panay din ang tawag nila sa akin at tinatanong kung pwede ba daw akong katable. Naiinis na talaga ako sa mga tanong na paulit-ulit. Sinabi ko nang hindi ako bayarang babae at waitress lang ako dito. Tinuturo ko ang mga kaibigan ko para sila ang lapitan nila kung gusto nilang magpalabas ng libog sa katawan, ngunit ayaw naman nila dahil natikman na daw nila at maluwag na daw. Napakabastos talaga ng ibang lalaki, kaya minsan ang sarap ipalo ng bote sa ulo nila. Kaya ang ginagawa ko ay nag-walk out ako at baka makapatay na talaga ako pag hindi pa nila ako tinigilan. Umupo na muna ako sa gilid kung saan ang pwesto ng bartender dahil ang sakit na talaga ng mga paa ko. Kung pwede lang talagang mag-day off at matulog buong gabi at umaga ay ginawa ko na. Pero may pangarap ako na gusto kong makuha kaya hindi ako pwedeng tamarin at papagod. Natigilan ako na may kumalabit sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ang kaibigan kong si Jamie. Ngumuso ako sa harap niya dahil sobrang pagod na talaga ako. Anong nangyari sa iyong bakla ka? Tanong niya sa akin na umupo pa talaga sa bakanteng upuan na katabi ko. Napabuga ako ng hangin at saka tumingin sa kaibigan ko. Wala naman. Napagod lang talaga ako sa trabaho. Ang sakit kasi ng heels sa paa eh. Sagot ko sa kanya.
Ganon talaga. Ako nga gusto magsuot ng heels habang nagsiserve ng alak na baklita ka. Sabi niya pa na hinila pa talaga ang buhok ko. Gaga, edi ikaw na magsuot ng heels, ako na magsuot ng sapatos mo. Palit tayo. Sabi ko naman na sinabunutan din ang buhok niya. Nakakahina nga din naman kasi magtrabaho. Ako nga din nangihina eh. Sabi niya na madramang boses. At bakit naman? Tanong ko naman sa kanya. Eh kasi naman te, tignan mo ang mga customer natin. Walang mga gwapo. Pambihira talaga, oo. Sad pa niya kaya mahina ako natawa sa kalokohan ng baklang to. Ganyan talaga siya. Nagtatrabaho pero naghahanap ng yummy na pwede daw niyang hilahin sa banyo. Ewan ko nang talaga sa kaibigan ko na napakalandi talaga niya. Pero sobrang bait naman at madaling lapitan kapag may problema ako. Bumalik kami sa trabaho ni Jamie na makita namin na mas lalo pang dumami ang customer. Grabe na talaga ang mga lalaki. At kahit pa mga babae ay nandito din sa bar at nagiinuman. Napapatanong na nga lang ako sa aking sarili kung wala bang naghahanap na pamilya sa kanila at ang iba sa kanila ay magdamagan talaga na nandito sa bar hanggang sa magsara kami. Ang dami ko nang nakita mga lalaki na lasing na hinihila ng mga bouncer namin palabas dahil sa hindi na kaya maglakad dahil sa kalasingan. Yung iba naman ay nanghahamon na ng away. At ang mas worst pa ay pati ang bote ng alak ay binabasag. Nakaka-stress nga minsan ang trabaho pero alam ko naman na kayang-kayang solusyon na ng mga kasamahan ko ang mga nagwawalang mga customer. Inilibot ko ang tingin sa kabuuan ng bar at hinahanap ang table na umorder sa kasama ko. Nag-CR muna kasi siya kaya ako na muna maghahatid sa alak. Nahanap ko ang table ng lalaki na nakatalikod sa gawi ko. Kaya tinungo ko yon habang nakaplastar ang ngiti sa labi ko. Nakarating ako sa harap ng lalaki at agad nawala ang ngiti ko nang makita ko kung sino ang lalaking yon. Halos napamura ako dahil hindi ko malang napansin na pumasok siya sa loob ng bar. Siguro ay pumasok siya nang pumunta ako ng banyo kaya hindi ko siya nakita. Ang malas ko naman ngayong gabi at siya pa talagang nakita ko. Agad nang umiti sa akin ang lalaki at kuminang ang hikaw niya sa kanyang ilong. Nakakainis talagang mukha niya at nakakainit ng ulo. Hi! Bati pa niya sa akin habang nakangiti. Ngumiti ako nang napipilitan at inilapag sa table niya ang in-order niyang alak. Kailangan ko pa rin ngumiti kahit gustong gusto ko na siyang palabasin ng bar. Hindi naman ako ganong kabastos sa kanya. Basta bawag lang niyang ihaharang ang mukha niya na feeling gwapo. Ito na po ang order mong alak, sir. Enjoy your drinks. Sad ko pa at akmang tatalikod na sana sa kanya para makaalis na nang tumikim siya at hinawakan ang palapulsuhan ko. Napatitig ako sa paghakbang at tumingin sa kamay ko na hawak na niya. Off limits po ang kamay ko, sir. Kaya sana bitawan mo bago ko tawagan ang bouncer namin dito sa bar. Sad ko habang walang emosyon na nakatingin sa lalaki. Oops. Sorry. By the way, sasabihin ko lang sana na hindi yan ang in-order ko na alak. Wrong table kayata, miss. Gusto mo ireklamo kita sa manager mo? Tanong pa niya habang nakangisi. Binitawan din niya ang kamay ko kaya napaatas ako ng kaunti palayo sa kanya. Medyo napahiya ako sa sinabi niya dahil mali pa lang dala ko. Sakaling ko talagang kasama ko at maling binigay sa akin information. Yumuko ako sa harap niya para humingi ng pasensya. Sorry po sir, hindi ko po alam dahil pinasal lang to ng kasamahan ko. Baka nagkamali lang po siya nang sabi ng table. Pwede ko po bang malaman kung ano po talaga ang order mo para maibigay ko po? Saad ko sa magalang na boses. Napasunod ang tingin ko sa kamay niya na inilagay sa kanyang baba na para bang may iniisip. Kumunot pa ang noon ng binata kaya naghihintay ako kung ano o orderin niya. Pwede ba akong umorder ng kahit ano, diba? Tanong pa niya sa akin kaya tumango ako. Oo naman po sir, sabihin mo lang po. Sagot ko naman habang napipilitan pa rin na nakangiti sa lalaki. Nilibot ko pa ng tingin sa pwesto ng mga kasamahan ko kung lumabas na si Carla para siya nang mag-asikaso sa lalaking to. Hindi ko talaga kayang makipagplastikan ng ngiti sa lalaking to. Kaya dapat lang na iba ang waitress na mag-entertain sa kanya.
Okay. Alam ko na ang gusto kong order din. Miss Sungit. Sabi pa niya sa akin na ginawan pa ako ng alias. Yung ngiti kong peke ay nawala at pinukul ko siya ng masamang tingin. Pwede ba hindi ako masungit kaya huwag mo akong tawaging Miss Sungit? Saad ko naman habang pinipigilan pa na masipa ang mukha niya. Ngunit naisip ko na baka makita niya ang panty ko kaya wag na lang. Manyakis pa naman ang tingin ni ko sa kanya. Manyakis na gwapo, nauubod ng hangin ang feeling pogi. Ang dami ko na talagang tawag sa kanya dahil kainis talagang mukha niya. Ang sarap kalmutin dahil ang kinis. Bagay din sa kanya ang kulay ng balat niya ang moreno. Kaya mas lalo nakakainis dahil ang daming tangang babae na nagkakagusto sa kanya kahit babaero naman ang lalaki. Oh, may pangalan ka pala. Ano bang name mo para hindi na kita tawaging Miss Sungit? Sabi niya habang matamis na nakangiti sa akin. Akala naman niya ay madadala niya ako na ganyan niya. Eh hindi naman ako katulad ng ibang babae niya na isang kindat lang niya ay sumasama na kaagad. Kung ako lang yon, ay kanina ko pang tinusok ang mata niya gamit ang abridor. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Umorder ka na lang, sir, para matapos na ang pag-uusap natin. Bored kong sabi. Halatang naaaliw talaga siya sa akin dahil naririnig ko ang mahina niyang tawa. Ikaw ang order ko. Pwede ba yon? Tanong niya kaya inirapan ko siya. Sakto naman na nakita ko si Carla na papalapit sa pwesto ko. Agad akong lumapit sa kasamahan ko sa trabaho at ibinigay ko sa kanya ang hawak kong tray. Ikaw na magkipag-usap sa customer. Natatae ako eh. Palusot ko, saka umalis agad at tumakbo papunta ng CR ng pambabae. Narinig ko pa ang boses ng lalaki na tinatawag ako, ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Pumasok ako sa banyo at umupo sa toilet bowl. Hindi naman talaga ako natatae. Umiiwas lang talaga ako sa lalaking tinawag ako na Miss Sungit. Nagpalipas lang ako ng ilang minuto sa banyo nang maisipan kong lumabas na. Naghugas na muna ako ng kamay at inayos ko na din ang buhok ko habang nakatitig sa malaking salamin. Nang matapos ako ay lumabas na ako at nakita si Carla na nakatayo sa gilid ng pintuan. Kumunot ang noo ko dahil para siyang may hinihintay. Magpabanyo ka din ba? Tanong ko sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot. Hindi. Ikaw talagang hinihintay ko, Juliet. Yung customer kasi kanina ay ikaw ang in-order eh. Hayop na yan. Nagbayad ba naman ng 2 milyon para lang makatable ka? Kaya puntahan mo na doon dahil bayad na yon. Sabi ni Carla, kaya nanlaki ang mga mata ko. Ano? Gulat na gulat kong tanong. Peste talaga yung lalaking yon. Talagang gusto niya makita si San Pedro dahil sa ginagawa niya. Gusto ko na talaga siyang banatan at balihin ang mga buto niya sa daliri. Ang hayop na yon. Ang kapal ng mukha para bayaran niya ako. Nagigigil talaga ako sa lalaking yon. Bahala siya sa buhay niya na maghintay sa akin. Anong akala niya sa akin? Easy to get na agad dalapit kapag may pera. Baka gusto yata niyang ipakain ko sa kanyang binayad niyang pera nang magtanda siya. Nakauwi na ako galing sa bar na pinapasukan ko at ako naman mag-isang naglakad pa uwi kanina. Wala yung mga kasama kong babae dahil may humila sa kanila papunta sa hotel. Si Jamie naman ay may pupuntahan pa daw kaya hindi ko siya kasabay din na umuwi. Na makapasok ako sa loob ng apartment ay agad akong umupo sa kama habang tinatanggal ang suot kong heels. Ang sakit na talaga dahil kakalakad ko kanina. Idagdag pa talaga ang todo iwas ko sa mongoloid na lalaki na nagbayad ba naman ng 2 milyon para lang makatable ako. Hindi ako lumapit sa table niya kaya napagalitan ako ng boss namin. Tinatanong niya ako kung bakit ba daw hindi ako pumayag. E makikipag-usap lang naman daw at hindi naman ako dadalhin sa kung saan. Kung sa ibang lalaki yon at ganun lang naman ang gusto, ay papayag ako. Pero kung ang mayabang lang din ay wag na. Ibalik na lang ang 2 milyon niya at maghanap na lang siya ng ibang babae na pwede niyang kausapin. Pabagsak akong humiga sa kama at nakatitig lang sa kisame. Napabuga pa ako ng hangin dahil sa pagod na nararamdaman ko. Minsan talaga gusto ko nang sumuko at maging kamote na lang sa paligid.
tinatamad na akong magpalit ng damit, pero dahil galing ako sa bar, ay bumangon na lang ako at lumapit sa lagayan ko ng damit at kumuha ng cycling at malaking t-shirt. Nang makakuha ako ay agad akong pumasok sa banyo para maghilamas na din ang mukha dahil sa makeup. Nag-half bath na din ako para malinis na din ang katawan ko. Nang matapos ako ay lumabas na ako ng banyo at agad na humiga sa kama. Inaantok na talaga ako kaya hindi na ako kakain pa. Namimigat ang talukap ng aking mga mata. Kaya hinayaan ko na lamang at tuluyang nagpalamo ng antok. Naalimpungatan pa lamang ako nang may marinig akong katok sa labas ng pinto. Sigurado ako na mga kasamahan ko yon kaya kahit antok na antok pa ay bumangon pa din ako. May mga duplicate naman sila ng susi. Pero hindi pa rin naman nila mabubuksan ang pinto dahil nag-double lock ako dito sa loob. Juliet! Tawag nila sa akin habang kumakatok pa rin sa labas ng pinto. Naglakad na ako papunta sa pinto at saka ako binuksan yon. Nakita ko mga kasamahan ko sa trabaho na halatang pagod na pagod. Alam ko naman ang ginawa nila kaya tumalikod na ako at bumalik sa kama. Humiga ako habang ang mga kasamahan ko ay pumasok sa loob. Nagising na talaga ang diwa ko kaya kinuha ko na lang ang aking cellphone na nasa tabi ko lang din at tiningnan kung anong oras na. Nakita ko naman na alas 11 na pala. Huling pumasok si Carla na may dala pang bouquet. Nakahanap yata ng mayamang matanda dahil halata sa pagkakaayos ng bulaklak ay mamahalin. Ngunit agad na kumunot ang noo ko nang lumapit siya sa akin at inabot ang bouquet. Ano akala mo sa akin? Patay? Pagbibiro ko pa. Gaga. Pinapabigayan ng lalaki na gusto ko makatable kagabi. Sabi niya kaya nalukot ang mukha ko at hindi ko tinanggap ang bouquet. Nako, sa'yo na lang yan ano? O kung gusto mo, edi itapon mo na lang. Ayoko niyan. Sad ko at saka ako tumagilid ng higa. Masyado ka talagang harsh doon kay Papa Pogi. Ang swerte mo nga eh. Ikaw ang gusto makausap. Nako kung ako lang yon, ay nako, baka hindi lang usap ang gawin ko. Sabi ng isa kong kasama sa trabaho na lima ang anak sa Maynila. Pero, puro panganay. Eh gusto mo pala eh, di sana ikaw na lang makipag-usap. Sagot ko naman sa sinabi niya. Yun na nga eh, ayaw naman niya sa akin. Ikaw ang gusto pero maarte ka naman. Sabi niya, kaya pumitik ang ugat sa noo ko. Maarte? Ako? Talaga? Hindi kasi ako katulad mo na mabilis mauto. Sad ko na may halong pang-asar. Utu-utu naman talaga siya. Hindi naman siya nakasagot sa sinabi ko at narinig ko na lamang ang mahina niyang sinasabi. Pabulong-bulong pa siya. Kung may gusto pa siyang sabihin, ay lakasan niya. Pumasok pa talaga siya sa banyo at malakas na isinara ang pinto. Nako, nasaktan ang damdamin ni Ateng. Natatawang sabi ni Carla. Lumingon siya sa akin at inubot na naman ang hawak niyang bouquet. Kunin mo na to, be. Baka pagalitan ako ni Pogit, baka sabihin na hindi ko inubot sa'yo to. Sad pa niya kaya napabuga ako ng hangin tsaka ako bumangon. Kinuha ko na lang bulaklak kahit labag sa kalooban ko. Inilapag ko lang din sa sahig at pinabayaan ko lang doon. Uy, Carla. Baka tinatanong ng lalaking pangalan ko ha? Huwag mong sasabihin. Sabi ko kay Carla. E nagtanong na nga. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko sinabi ang pangalan mo. Ang sinabi ko ay baka magalit ka. Kaya ayun, hindi niya na ako pinilit pa. Nakangiting sagot naman ni Carla kaya tumangu naman ako. Ayoko talagang malaman ng lalaking yon ang pangalan ko. Ayoko din na malaman ang pangalan niya. Natulog na lang ulit ako para may lakas ako mamaya para pumasok ng trabaho. Tanging hiling ko lang talaga ay sana hindi pumunta ang lalaking yon sa bar. Kahit sana isang beses man lang. Dumating ang gabi at duty na naman. Nauna na kami ni Carla na pumunta sa bar dahil ang babagal ng mga kasama naming kumilos. Nauna kasi ako naligo at sumunod si Carla sa akin. Hindi din ako iniimikan ng babaeng nakasagutan ko kanina at wala naman akong planong mag-sorry sa kanya. Hindi naman mapapanis ang laway ko kung hindi kami mag-iimikan. Duh, inayos ko na kaagad ang mga kailangan dahil ako ngayon ang cashier. Mabuti na lang din para hindi ako mag-serve ng mga alak.
Masakit pa kasi ang mga paa ko at binabala ko pa sana na mag-day off ngayon. Hindi lang kasi masakit ang mga paa ko, kundi masakit din ang puson ko. Kaya siguro mabilis uminit ang ulo ko. Meron kasi ako ngayon, kaya mabuti na lang din at nasa cashier ako naka-assign. Nag-umpisa nang pumasok ang mga customer, kaya yung mga kasama ko ay kinuha na ang mga order nila. May mga DJ din naman kami. At ang lakas ng music para makatawag atensyon ng mga tao at maglasing dito sa bar namin. Paggabi na ng paggabi at padami na din ang padami ang customers na pumapasok. Hindi naman ako masyadong pagod dahil may upuan naman ako. Susulitin ko na cashier ako ngayong gabi dahil malamang bukas magsiserve na naman ako. Tumalon bigla ang puso ko ng sumulpot na parang kabuti si Jamie. Hoy bakla, kailangan ka sa VIP. Iti-table ka daw nung poging makulit. Pasensya ka na, trabaho lang. Huwag ka mag-alala, usap lang daw. Saad niya. Eh bakit ba ang kulit-kulit ng kumag na yon? Madami naman dyan na. Kainis talaga. Go na, at baka bawiin pa yung binayad ulit ngayon tsaka kagabi. Wala na ako nagawa kung hindi yung tumayo. At dumako sa VIP room. Sobrang daming tao ngayon sa bar, kaya ito ako at nakikipagsiksikan sa kanila makadaan lang papunta sa mokong na lalaki yun. Pero napag-isip-isip ko din na malaking halaga ang 2 milyon at nagdagdag pa talaga siya para lang makausap ako. Ang siste kasi niyan ay half-half ang hatian namin sa manager. Kung tatanggapin ko yon, ay pwede na ako mag-business na lang. Oh, ano na naman kailangan mo? Bungad ko agad sa binatang nasa harapan ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I need you. Sagot niya na ikinagulat ko. Ah, anong I need you? Excuse me sir ha. Hindi po ako nagpapaganon. Hindi porket dito ako sa bar nagtatrabaho ay basta-basta niya na lang ako makukuha. Oh, madami sa akin naglalabas pero hanggang dun lang yon. Kaya pwede ba? Tantanan mo na ako. Mahaba akong paglilinaw sa kanya. I'll pay another 2 million, miss. Sungit. Bigla akong naestatwa sa sinabi ng mokong na to. Hindi biro ang sinasabi niyang halaga. Pwede na akong umalis dito at magsimula ng panibago kung tatanggapin ko ang alok niya. Lalabas lang naman. Eh ano bang mahirap dun? Okay, sige. Payag na ako. Walang pagdadalawang isip kong sagot. You have to resign here, and I'll give you a new job, sabit niya. Ha? Teka sandali, bakit ako magre-resign? Nagugulo ang tanong ko. Your manager will tell you all the details, sabay alis niya sa harapan ko. Para akong bato na iniwan niya sa loob ng room. Napabalik na lamang ako sa wisyo nang pumasok ang manager ko. Anda ka na ba para sa new work mo? Huwag mo kaming kakalimutan ha. Saad niya. Manager, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Bukas na bukas ay pumunta ka sa opisina niya. Kung ako sa'yo, doon ka na lang girl. Malaking kumpanya at sikat na CEO ang lalaking yon. Pogi pa. Malay mo, siya nang the one mo. Malawak ang ngiting saad niya. Wala namang masama kung susubukan ko, diba? Para din naman to sa future ko. Masyado ko yatang na-judge si Mokong. Ayun pala, mayaman at kilalang tao siya. Eh bakit ba kasi ako ang napili niya? Madami naman dyan. Maaga ako pina-out ni manager para daw makapag-beauty rest pa ako. Dumaan muna ako sa bilihan ng skirt at coat para naman presentable akong haharap sa kanya bukas. Kinabukasan pagkagising ay agad akong bumangon at naganda ng almusal. Kakain muna ako bago maghanda para sa pagpunta ko sa poging mokong na yon. Pagbaba ko ay bumungad sa akin si Carla. Good morning, madam. Balita ko ay iiwan mo na daw kami. Malungkot niyang saad. Ano ka ba? Hindi pa naman confirm yun. Tsaka kung sakali man ay bibisitahin ko naman kayo, no? Bilis talaga ng balita. Hindi ko pa naman sigurado kung anong dadatan kong trabaho doon. Sa isip-isip ko. Pagkatapos maligo ay nagbihis na ako na nabili ko kahapon na palda na may slit
at sando na white na pinatungan ko ng coat. Sinuot ko na din ang hindi masyadong mataas na stilettos na nabili ko din sa ukay-ukay. Nagpaalam na ako kay Carla na aalis na dahil baka balita ko. Mukhang puyat na puyat pa ang gaga galing sa tabaho. Ingat ka, bruha! Sinuklaan ko siya ng isang matamis na ngiti. Nakatingin ako sa isang mataas na gusali. Ito na siguro yun. Gonzales Company. Napubuga ako ng hangin para maibsan ang kaba sa aking dibdib. Nasa loob na ako ng elevator ng GC building na direktang hihinto sa palapag kung nasaan ang opisina ng presidente at CEO ng kumpanya. Bago ako sumakay sa elevator ay nagpunta muna ako sa desk kung saan maglo-login muna para sa protocol. Agad din naman akong ginayad ng isang babae nang malaman ang pangalan ko. Kahit kinakabahan ay pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Kaya ko to. For sure. Para sa future. Para sa panibagong buhay. Ang daming pumapasok sa isip ko at mga plano. Magtatayo ako ng sari-sari store na malaki. Tapos, bibili akong bahay. Tapos, kotse. Maghanap din ako ng aasawahin para naman may kasama na ako sa buhay. Sabay tawa ng malakas. Ting! Nagising ang aking pagkakabaliktanaw sa tunog ng elevator. Ibig sabihin ay nakarating na ako sa palapag na kailangan kong puntahan. Nakakasilaw na kaputian ang aking napasukan. Aakalain mo ang top floor ng building ay ang opisina ng langit. Tanging mga damit ng mga empleyado lang ang mga ibang kulay. Dahan-dahan ako naglakad. Parang natatakot pa ako na gumawa ng ingay ang aking mga paa sa bawat hakbang. Opisina pa talaga tong napasukan kong to? Nagdududa ko tuloy na tanong sa aking sarili. Inilibot ko ang aking paningin. Mukha yata talagang malaki magpasahod ang kumpanyang to dahil ultimo mga empleyado ay magagarbo at mukhang mamahalin ng mga damit at sapatos. Kung todo pang kolorete sa mukha. Daig pa ako dahil sa bar ako nag-work before. Nakaramdam ako ng paniliit sa aking sarili sa suot na simpleng business attire. Tanging face powder at lipstick lang ang nasa aking mukha. Excuse me? Muntik pa ako mapatalon nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Ikaw bang bagong secretary? Opo. Kahit hindi sigurado ay umuo na lang ako. Hello, ako si Maya. Ako ang PA ni Mr. Ronaldo. Kanina pa kasi kita pinagmamasdan from my table. I thought naliligaw ka. Ayun palang pangalan niya. Ang bantot. Sorry po ma'am, nakaka-amaze po kasi ang floor na to. Akala ko opisina ni San Pedro. Napatawa naman ang aking kausap. Alam mo, I like you already. Matutuwa si Sir Ronaldo sa'yo. Malamang. Halika, maupo ka na sa my table ko. May ka-meeting pa kasi si Sir. After nitong meeting niya, may video call meeting naman. Ah, busy po pala si Mr. Ronaldo. Araw-araw yan. Pero wala sa itsura niya ang stress kahit in demand siya dito sa office. Mas mukha pa nga akong stressed eh. Pero may kinansel siyang meeting kasi dumating yung anak niyang spoiled. Pero mabait naman. The woman chuckled. Sobrang bait ni Sir. Sobrang yaman at sobrang gwapo. Wala sa itsura niya na 50 na siya, no? Pagkukwento niya. Matanda na palang mokong na yon. Hindi halata. Mia, will you come here in the boardroom? Boses ng isang lalaki ang umere sa intercom. Wait lang, dito ka lang ha. Baka may kailangan si Sir. Paalam ni Mia na tinanguan naman niya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at niluwa nito ang isang gwapong matanda na hindi mo aakalaing nasa edad pa senior na. Hawig niya si Mokong na akala ko ay siyang lalabas sa kwartong yun. May kausap ito sa telepono at parang hangin akong hindi niya napapansin. Niluloko yata ako ng Mokong na yun na. Akala ko ba siyang boss dito? Okay, I'll be there at 7 p.m. Up to you. See you later. I love you. Aba, Gen Z ah. Piping saad ko sa aking sarili. The older Ronaldo walked towards his office when he noticed a young woman seated by his PA's table. He never had any interest in any of the PA's visitor,
but he felt something in the young woman that he cannot put his finger on. Sir, this is, lumapit ito sa akin. Anong name mo nga pala? Bulong nito. Tumayo ako at inaayos ang sarili. Juliet De Los Santos, sir. I was called yesterday to report to you as your secretary. Inilahad ko ang aking kamay. O, diba, English? Marunong-runong din naman ako, no? Ayun na lang naisip ko na sabihin dahil wala dito ang magsasagip sa akin. Patay talaga sa akin yun. Ronaldo Gonzalez just looked at the hand offered in front of him. Sumunod ka din sa amin. Iniutos nito at itinuloy ang pagpasok sa kanyang opisina. Kinakabahan ako sa tono ng boses ng kanyang future boss. It looks like the meeting was not in his side na malamang naging dahilan ng bad mood nito. Kung hindi lang dahil sa manager niya at sa mga pangarap niya, ay aatrasan niya ito. Hindi niya pinangarap na maging utos-utusan. Nasaan na ba kasi ang mokong na yon? Hays! Miss De Los Santos! Pagtawag ni Mia na siyang nagpukaw sa kanyang frozen state. Opo! Sabay pulot ng mga gamit na kanyang nabitawan dahil nagulat siya. Pagpasok sa loob ng opisina, hindi ko inaasahan na makikita ko. Nasa loob nito si Mokong. Nakangiti lang naman ito ng maluwag na mukhang mapang-asar sa harapan ko. All this time, kanina pa pala siya nandito. Tinitigan ko siya ng nagbabagang tingin. Yung parang malulusaw na siya. Miss De Los Santos, follow me. Muli na naman nagkaroon ng the big one ang dibdib ko nang marinig ulit ang boses ng aking soon-to-be boss. Yata. Good luck. Mukhang bad mood si boss. Balong ni Mia bago pa ito umalis na lalong nagpakaba sa akin. Gusto niyang pigilin si Mia na lumabas. Kung mabugahan man siya ng apoy ni Mr. Ronaldo, at least dalawa silang mabubugahan. Napatingin naman ako sa mukhang na relax sa upo niya. Nakatungo ito kaya hindi niya napansing pumasok na ako sa isa pang pinto. Mukhang private na room pa ito at bukod sa pinapasukan ko kanina. Simula sa floor hanggang sa kisame ay purong puti. Maging ang center table, sofa, swivel chair, office table at upuan sa harapan nito ay puti rin na napapalumitian ng gold linings. Parang kakatakot upuan o hawakan man lang sa sobrang linis na kaputian. Sit down, Miss De Los Santos. Pag-imbita ni Mr. Ronaldo nang pumesto na ako sa kanyang upuan. Ingat ako na lumakad. Tipong ayaw ko nang gumawa ng ingay sa kanyang paglakad. Pakiramdam niya ay madadapa ako sa sobrang nerbiyos. Maging sa aking pag-upo, ay ingat na ingat ako. Please excuse the way I spoke earlier. It's just that there's a lot in my shoulders at the moment. And my son is adding up to the pressure. Mukha nga. It's nothing, sir. A busy man like yourself expects to have so much to carry. But I'm sure you can manage. Your company will not be this successful if you can't take work things out. You have no idea how much hard work I have to put up after the World War V. But you're right. I was able to maintain this company's status from the first day we operate. Bumuntong hininga ang matandang Ronaldo. Habang naisip nitong bigla ang mga taong inuumpisahan niya ang kumpanya sa Pilipinas. Anyway, muli itong nagsalita. Has my PA briefed you with your work? Akala ko mahihirapan ako makahanap ng bagong sekretarya. Buti na lang nagsuggest ang anak ko at ikaw yata yon. No, she hasn't, sir. Direkt akong sagot. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Ibig sabihin pala sa tatay niya ako magtatrabaho. Maigi naman pala kung ganun. Mia, send my son in. Mensahe nito nang pinindot ang intercom. Patay. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang anak. May ideya akong si Mokong ang pinapasok ni Mr. Ronaldo. Ang lalaki nagpapunta sa akin sa kahihiyang to. Hindi ko ito tiningnan. Finally! Ito ang unang sinabi niya sa pagpasok nito sa opisina ng ama.
You sit here, Ron. Itinuro ng ama ang katapat na silya ko. Dad, I'd rather take a sit on the sofa. Ibinagsak nito ang buong katawan sa long sofa. You're a pain, Ron. Your mother spoiled you so much. I will have a meeting with President Bignotti in a bit, so I will cut through the chase. Ikaw na munang bahala sa kanya. But I'll trust you with this, Ron. Sad ni Sir Ronaldo. Tumikim si Moko nung makalabas na ang daddy niya, ngunit hindi pa din ako tumitingin sa gawin niya. Si Dad ang magiging boss mo sa kumpanyang to. Magiging sekretarya ka niya. At ang pinakatrabaho mo dito ay ang akitin siya. Panimula niya ng pag-uusap, kaya agad ako napalingon sa gawin niya. Anong pinagsasasabi mo, unggoy ka? You're already paid, kaya wala kang magagawa pa. Simple lang ang gagawin mo. Aakitin mo lang ang daddy ko. Bahala ka na doon. Gusto rin ko mang umatras, pero nandito na ako. Oo nga, doon ako galing sa bar, pero nakukonsensya ako kung ganong tao na walang kaalam-alam ang gagawin ko na masama. Baka may karelasyon pa nga ito at nanay niyang pagtataksila namin. Nababaliw ka na ba? Why? Ano ba mahirap doon, babae? Nakangising sabit niya. You have 1 year to do it. After that, pwede ka nang umalis sa kumpanya to. It's just that I need you to do this. Please, dagdag pa niya. May pag-akmang luluhod pa sa harapan ko ang Mokong. Mukha namang nakumbinsi niya ako dahil agad ko siyang pinigilan sa gagawin niya. Oo na. Bakit pa kasi kailangan pa nito? Mukha namang mabait ang daddy mo, ah. Hindi ka ba nakukonsensya? Saad ko. You'll know soon, woman. Pagkatapos ng diskusyon naming dalawa ay pinaliwanag pa niya ang mga kailangan kong gawin at adjustments para pag sumabak na sa trabaho ay hindi daw ako paligaga. Sama talaga ng ugali nitong Mokong na to. Tulala akong lumabas ng opisina. Hanggang ngayon ay pinaprocess ko pa ng utak ko ang mga pinag-usapan namin sa loob. Juliet! Sigaw ni Mia nang pasakay na ako sa elevator. Pinabibigay ni Mr. Ronaldo. She handed out a white envelope na may kalakip na nakatuping memo paper. Buy yourself all the things you need before you transfer in my house. And some new office attire. Muli niyang itinupi ang maliit na papel at binuksan ang puting envelope. Pera. Nanlaki ang kanyang mga mata sa daming tigi 1,000 pera. Sa kapal nito, malamang ay nasa 20,000 o higit pa. Teka, bakit niya ako binigyan? Salary deduction ba to? Sira, hindi deduction yan, ano? Ganyan talaga si sir. At hindi lang ikaw ang binigyan niya. Lahat kami dito binigyan nung araw na na-hire kami. Ang galante niya, no? Pakisabi kay sir, salamat. Honestly, ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking halaga. Siyempre, charot lang. Mas malaki kaya bigay ng anak niya. Kung pwede nga lang na hindi ko tanggapin to, eh. Kaso baka makahalata sila. Kaya wag mong tipirin ang sarili mo. Malamang na mas malaki pang sasahurin mo kaysa sa akin dahil sekretary ka. Huwag ka ding pasisinda kay Sir Ronnie. Pero mabait yan, once na makakapalagay ang loob mo. I doubt it. At nagpaalam na ito. Sa aking pag-uwi, nagulat pa si Jamie at Carla dahil akala nila ay unang araw ko na sa trabaho. Naisip tuloy nila na baka may nangyaring hindi maganda at sinesante agad kaya umuwi na maaga. Iniabot ka sa kanila ang puting envelope na siyang binuksan naman agad nila. Tulad ng reaksyon ko nang buksan nito at nakita ang makapal na laman. Dito ko na ikinuwento ang aking magiging trabaho. Baka naman pahirapan ka nung anak mo may-ari ng kumpanya, bakla. Alalahanin mong maayos ka dito kahit pakakarampot na ang kinikita natin. Nag-aalala lang tanong ng kaibigan kong si Jamie. Ako pa ba, bakla? Eh kahit simbagsik ng Leon yun, kayang-kaya ko siya. Kanina nga sumuko siya sa akin eh. Kaya, one point, Juliet. Ano pat nagkaroon ako ng mga terror patients sa mga panahon?
Di ba nga, nga silang lahat dahil akala nila hindi ako manlalaban. Sa narinig na iyon ng mga bakla, hindi pa rin ito makapaniwala sa inaabot sa kanila. Pero bakla, kailangan ba talagang doon ka sa kanila tumira? Anong kinalaman nun sa trabaho mo? Parang imamanage ko yung anak niya. Maloko yata yun eh. At hindi seryoso sa buhay. Porket anak mayaman. Kaya kung ano man ang gawin niya, kapalpakan man o hindi, ire-report ko yun sa tatay niya. Kaya dapat maging mabait siya sa akin. Kung hindi, lagot siya. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo ay ang ama nito ang tatrabahuhin ko. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, ay hindi ko papatusin ang offer niya. Biruin mo, saan ka makakakuha ng instant million, ano? Dumating ang araw ng Sabado at lahat ng kailangan ko ay nakaimpake na sa bagong luggage na binili ko. Bakla! Napatalon ako sa sigaw ng aking kaibigan na nakatayo sa bukas sa pintuan ng aking kwarto. Ano ba? Nakakagulat ka naman eh! Bakla! Tumakbo ito sa bayakap sa akin ng mahigpit. Ay sus, ang bakla, hindi naman ako mag-a-abroad kung makayakap ka naman, wagas! Sambit ko habang ikinuskos ang palad ko sa ulo nito. Sweet kami nito kahit pa nasa bar o kahit nasaan para na kaming magkakapatid magturingan. Hindi yun! May mamahaling sasakyan sa labas. Sabi ng driver, sinusundo ka na. Ha? Ang aga naman. Eh, hindi pa ako nakakapag-almusal. Hindi mo muna inaya sa loob at makakain. Nagugutom pa naman ako. I-invite ko naman sana kaso tumanggi. Ang sosyal ng sundo mo, te. High-end ang sasakyan tapos mistiso pang driver. Mukhang type mo yun. Ay nako, huwag mo nga akong intrigahin. Huwag ako, no? Tulungan mo na nga lang ako magbaba ng mga gamit ko. Sumunod naman ang aking kaibigan. Pero sa isip ko, kung gaano ba kayaman ang mga Gonzales? Alam kong mayaman ang mga ito, pero gaano kayaman? Diba't delikado ang buhay ng mga mayayaman? Sa paanan ng kanilang hagdan, nakaabang naman si Carla, na nakapamewang at ekspresyon ng mukha ay hindi mawari. Paglapag ni Jamie sa luggage, agad na pumasok ang sinabi ni Jamie na mistisong driver upang kunin ang dala nito. Siniko ni Carla si Jamie na siyang sinimangutan bilang sagot. Bakla, alam mo ba tong pinasukan mong to? Ngayon nga ako nakakita ng personal secretary na ibinabahay ah. Sad ni Carla na nakasimangot pa. Bakla naman kung makakomment naman, wagas. Hindi naman ako kabit na ibinabahay eh. Matinong trabaho po ito. Naku, kung alam niyo lang. Ikaw bahala, pinapaalalahan na lang naman kita. Basta, kapag may problema, tawagan mo lang kami ni Jamie, ha? Miss De Los Santos, pagtawag ng aking magiging driver. Mr. Ronaldo is waiting for us. Sosyal ng driver mo, ting, blesero. Leche, mag-ingat kayo dito, ha? Huwag kong saan-saan maglalakwat siya. Uwi pagkatapos ng duty. Pag pinabayaan niyong isa't isa, naku, hindi ako magpapakita sa inyo. Yumakap na kami sa isa't isa ng mahigpit bago tuluyang lumabas ang bahay at diretsyong sumakay ng SUV. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasan ang antok. Mukhang napabayaan ko ang sarili ko sa mga nagdaang araw ah. Naalala kong kulang na kulang pala ako sa tulog dahil sa dami ng mga inaasikaso ko. Kaya hindi ko na namalaya nakahinto na pala ang sasakyan namin sa tapat ng isang malaking bahay. Este, mansyon na ako matuturing dahil sa sobrang laki nito. Mabuti na lang at sakto ang gising ko dahil nakakahiya naman ko ay Kuyang Tisoy kung makikita niya akong pupungas-pungas at siya pa ang gigising sa akin. Sino kaya nasa loob ng malaking bahay na to? Andito kaya si Unggoy? Malamang wala. Bakit ko ba inaalala ang mokong na yon? Pagkababa ko ng sasakyan ay agad akong inasikaso ng isang babaeng hindi katandaan. At halata mong siya ang mayordoma dahil sa naiibang uniforme niya kumpara sa ibang mga katulong. Magandang umaga ma'am, ihahatid ko po kayo sa opisina ni sir maya-maya lamang dahil may inaasikaso lang kasi siya. Saad nito nang nakatungo. Ah, sige po, salamat. Nakangiting tugon ko.
Pinaupo muna ako ni ating mayordoma sa sofang nakakahiyang upuan sa sobrang linis at mukhang kakabili lang kahapon. Napakaganda ng bahay nila. Halatang-halata ang karangyan sa buhay. May isang malaking litrato sa tapat ng sala nila, kaya kitang-kita ko si Ronaldo at babaeng mukhang asawa niya yata at batang lalaki. Siguro asawa niya to, at yung bata ay si Mokong. Pipingsambit ko sa aking sarili. Ang malaking tanong lang sa aking sarili ay kung bakit kailangan pa ni Mokong na bayaran ako ng ganoong halaga. Maakit ko lang ang ama niya. Bakit hindi ko nakikita ang babaeng to sa paligid? Baka naman tulog pa? O kaya nasa abroad? Napabalik ako sa ulirat nang may tumikim sa likuran ko. Who are you, miss? Bungad sa akin ang nasa edad 30 na siguro. Mukha naman siyang sopistikada at mataray ang aura. Kaya hindi mo maiisip na ito siguro ang ina ni Mokong. Ako po yung... Naputo lang aking sasabihin nang dumating ang hindi ko inaasahang unggoy. Este, tao pala. Everything you saw or hear, it's none of your business. Saad niya sabay hila sa akin, palabas ang sala. Dinala niya ako sa parang garden yata to dahil sa malalago at magagandang bulaklak sa paligid. Napakalaki talaga ng mansyon nila. Did Dad see you already? Tanong nito. Napatingin naman ako sa kanya. Hindi pa nga eh. Sabi kasi ni ate na katulong ay maghintay lang daw ako at may ginagawa lang si daddy mo. Mami mo ba yun? Hindi ko matiis na tanungin siya dahil naiintriga talaga ako. That's a witch. Tipid niyang sagot. Ha? Ano daw? My mom is dead. Ah, kaya pala. What? I'm sorry. Nakakahiya. Patay na palang mommy niya. That woman is my father's girlfriend. And I don't like her. Nakikinig lang ako sa kanya. My father wants to marry her. Akala niya talaga mahal siya ng babaeng yan. She only loves my dad's wealth. Malay-malayo siya sa mommy ko. My mom died when I was 14 years old. Alam ko matagal na pero I just can't accept her for being my second mom. We argue, and lumabas ang tunay niyang kulay. She admitted na kaya niya lang gusto si Dad dahil sa pera. Sayang lang at wala akong na-record noon para maipakita kay Dad. That's why I decided to hire a personal secretary ni Dad. At ikaw yon. Para mabali ang atensyon niya sa'yo. So please help me. I know it's hard. Pero alam kong kaya mo. Mahabang pagpapaliwanag niya. Hindi ko alam kung maaawa ako or mawiwirdohan sa mga sinasabi niya. Mas matimbang pa ang awa dahil wala na pala siyang mommy. Nandito din naman ako eh. Aatras pa ba? Kaya nga dito na ako, diba? May magagawa pa ba ako? Sad ko na may ngiti sa labi. Nilahad niya ang kamay niya sa harapan ko. Tinanggap ko naman ito at parang animoy may sinali na kuryente pagkahawak niya sa kamay ko. Bigla ko itong binawi sabay alis sa harap niya. Ano ba yun? Hindi ko naman naramdaman yun sa mga naging customers ko sa bar dati. Sa kanya lang may bigla akong naramdaman kakaiba. Unang araw ngayon ng aking trabaho at hindi ko pwedeng lokohin ang sarili kong hindi ako kinakabahan. Kung alam ko lang na ganito ang magiging posisyon ko ngayong malaki na ako, di sana'y nag-audition ako sa pagiging artista. Pero kinakabahan talaga ako. Dito muna ako sa mansyon pinatuloy ni Sir Ronaldo dahil gabi na nang matapos ang konting meeting naming dalawa. Napag-usapan namin ang magiging trabaho at sa salary kineme. Ganon. Sa condo din nila ako tutuloy, which is good kasi naiilang ako sa asawa. Este girlfriend niya pala. Grabe kasi kung makatingin parang mangangain. Nailipat na din ang mga gamit ko sa tutuluyan kong kondo na pagmamay-ari nila, kaya wala na akong poproblemahin kung hindi mag-ayos at pumasok sa opisina ngayong umaga. Paglabas ko ng mansyon ay nakaabang sa akin si Tisoy. Binilin daw ako ni Sir sa kanya kaya wala na din ako nagawa. My first day went well. Well, dahil wala naman masyadong pinapagawa pa si Sir.
Well, after ng pag-orient niya sa akin kanina na kagabi pa niyang binabanggit, sinabi niya na ako na raw ang magiging personal assistant slash secretary slash alam niya na. Bale, ako mag-handle ng schedule niya. Ako ang kasakasama niya sa meetings. At sabi niya nga, Juliet, gusto kong ikaw ang maging secretary ko sa lahat. Kahit ultimo sa pagkain ko, ikaw nang bahala. Hindi na ako nakapalag dahil sa rason niya. As you can see, busy person talaga ako. Dalawang companies plus yung iba pa. So, na-justify ko na ba ang magulo kong bahay? Well, alam kong matutulungan mo ako. At the same time, matutulungan din kita. Your salary, I believe is enough para sa savings mo. Yung pang-araw-araw mo naman na budget ay sakop na ng allowance mo dito. Especially your food expenses. Ako nang bahala sa financials mo. At ikaw nang bahala sa schedule at works ko. Okay ba? I agree dahil tama nga naman. Ito ang pinasok kong trabaho. Pinasok ako. Correction. Ang maging assistant slash secretary slash mistress niya. Kaya ngayon, ako si Juliet and let the game begin. Habang wala pa akong ginagawa ay nagpaalam muna ako kay Sir Ronaldo na magkape sa cafeteria sa labas since hindi pa ako nakapag-almusal. Kumukulo na rin ang tiyan ko sa gutom. Nakamasid ako sa glass wall ng cafeteria nang manggulat si Mia. Juliet! Gusto ni Sir na ibigay ko daw sa iyo tong duplicate key ng kondo niya. Itong phone na nasagot ng ibang phone calls regarding sa work ni Sir at itong daily planner niya. As you can see, detailed na lahat ang dapat niyang atenan. Lahat ng kukontakin mo at lahat ng iti-take note mo every meeting. You should do it responsibly. Iba magalit si Sir. Sundin mo na lang kung paano nakadetail ang schedule niya. And every now and then naman, ipinapaalala niya o tinatanong niya ang schedule niya. Pero dapat alam mo to. Dahil ito lang naman at dito nakabase ang trabaho mo araw-araw. Mahabang paliwanag ni Mia at inabot niya ang susi na may keychain na flower. Ang iPhone at ang planner na makapal. Sa cover nito ay flowers at sa first page nito pagbuklat ko ay buong pangalan ni Mr. Ronaldo Gonzalez, CEO, GC. Inubos ko lang kaping in order ko at saka sumibat pabalik ng opisina. Pagpasok ko sa elevator ay nagulat ako na makita ko si Mokong sa loob nito. Nakabisa sa tire to na bumagay sa kanya at ang bango-bango niya. Umaalingasaw sa loob ng elevator ang amoy nito. Hi! Pagbasag ko sa katahimikan. Hindi ako pinansin ito. Snobber. Akmang hahakbang na ako palabas nang magsalita siya. Let's talk later. Pag-out mo. Sabay sara ng pintuan ng elevator. Naiwan akong tulala sa kawalan. Nakatitig ako ngayon kay Sir na busy sa pagtitipa sa kanyang laptop. Ano bang gagawin kong pang-aakit dito? I mean, paano ko sisimulan? Nakakakonsensya naman kasi dahil ang bait-bait niya sa akin. Malalagot na naman ako kay Mokong kapag hindi ko nagawa ang utos niya. Binayaran pa naman niya ako tapos hindi ko gagawin? Teka, may naisip ako. Ito na pong kape niyo, Sir Ronaldo. Nakangiting saad ko at inilapag ko iyon sa mesa niya. Titig na titig siya sa mga mata ko. Auto-smile naman kaagad ako. Siyempre, para tumalab. Diyos ko, nakakahiya nga mga pinagagagawa ko. Ganda ko mag-smile eh. Labas lahat ng ipin. Mahahalata kaya niya na mukha akong nagluloko dito? You look beautiful today, Miss Juliet. Nakangiting sumandal pa sa upuan niya si Sir Ronaldo. Bigla akong kinabahan dahil mukhang masaya si Sir ngayon dahil sa kumikinang ang mga mata niya. Pero mas lalo akong kinabahan sa sunod niyang sinabi. I think... bagay kayo ng anak ko. Nakangiti pa siya habang sinasambit iyon. Nak ng wedding. Akala ko pa naman makakalusot na. Po? Uutal-utala sambit ko. Oo, gwapo yung Mokong na yon pero hindi ko siya type ano. Single ang anak ko ngayon. Ang tagal ko nang hinihiling sa kanya na ipakita naman niya sa akin ang girlfriend niya kung meron man. Pero mukhang wala siyang balak na ipakita o itinatago niya. Sad ng matanda.
He's my only son. Bata pa siya nung mawala ang mommy niya. Ang hirap mag-adjust lalo na't malapit siya sa mommy niya. Kaya nung pinakilala ko sa kanya si Gemma, ay hindi niya ito matanggap hanggang ngayon. Lumayo ang loob niya sa akin na trandam ko yun. Madalas siyang wala sa bahay. Minsan lang kumuwi. Pero hindi naman niya pinapabayaan ang kumpanya. Mahabang litanya niya. Magsasalita pa sana si Sir nung pumasok ang mokong. Speaking of the devil, madilim ang aura nito na makita nagtatawanan kami ng daddy niya. Problema nito. I'll borrow your secretary for a while, Dad. Sad niya sabay hila sa akin. Ano bang problema nito? Basta-basta na lang ng hinila. Ano bang problema mo? Agad yung tanong na makarating kami sa opisina niya. Hindi ba sinabi kung pumunta ka sa office ko? Galit niyang saad. Ayos ka din ah. Eh, sino bang amo ko dito? Di ba may pinagagawa ka sa akin? Tapos bigla-bigla kang sumusulpot para kang kabuti. Ganti ko naman sa kanya. May mga ilan lang akong ipapagawa sa'yo. Ano yon? Importante ba? Gawa mo ako ng kape. Napanganga pa ako sa harapan niya. What the? Kinaladgad niya ako mula doon sa ama niya. Papunta dito tapos pagtitimpla lang siya ng kape. Aba, may sapak yata ito sa ulo eh. Sira ulo ka ba? Bahala ka nga dyan. At maglalabas na ako ng opisina niya nang higitin niya ang kamay ko papalapit sa kanya. Alam mo yung feeling na tumigil ang mundo? Yung parang nag-slow motion ang paligid. Yung tipong kayo lang yung main character. Parang nasa palabas. Ganon. Nakasanday ako sa matipuno niyang dibdib habang nakatitig sa mga mata niya. At ganon din siya. He has a defined set of cheekbones and sharp jawlines. Straight ang matangos itong ilong at heart-shaped ang mapulang mga labi. Makapal ang mga kilay na ipinare sa bilog ang mga mata na itim ang kulay. Parang palagi tuloy itong intense at intimidating makatingin. Mabuti na lang palangiti. Friendly at piliw ito. Minsan. At ang contrast na iyon ng personalidad at itsura nito ang dahilan kaya lalong attracted ang mga tao sa kanya. Para itong magnet. Mapapalingon ka talaga at madali mong makikita kahit sa gitna ng maraming tao. Ganong kalakas ang karisma at presensya nito. Pero hindi ko iyon nakita sa kanya dahil ang presko niya noong una kaming magkakilala sa bar na pinagtatrabahuan ko noon. Staring is rude, asik niya. Tinula ko siya sabay labas ng opisina niya. Bakit may naghahabulan sa puso ko? Naguunahan ba sila? Weird. In-invite ako ni Sir Ronaldo sa mansyon para daw sa dinner. Wala naman akong gagawin mamaya kaya pumayag na ako. Mag-ilang buwan na ako sa Gonzales Company at masasabi kong masaya ako sa lagay ko ngayon. Nakakaipon ako at maayos ng buhay ko ngayon kumpara sa dati. Pero hindi ko kinakalimutan kung saan ako nanggaling noon. Madalas ko pa ding bisitahin ang dati kong tinitirhan at mga kaibigan ko, lalo na si Jamie at Carla. Simula din nung nangyari yun sa opisina ni Ronnie ay hindi ko na siya masyadong nakikita o nakakasama. Minsan, isa o dalawang beses ko lang siyang makita tapos parang iwas na iwas pa siya sa akin. Nakalimutan na ba niya ang kasunduan namin? Si Sir Ronaldo naman ay sobrang bait sa akin. To the point na parang anak na din ang turing niya sa akin. Tuwing Sabado at Linggo ay nandoon ako sa mansyon kaya nakikita ako doon si Ronnie pero naiwas lang ito sa akin. Katulad ngayon, papunta ako doon dahil araw ng Sabado. Ipinar ko ng maayos ang kotse ko tsaka pumasok sa mansyon. Nakita ko si Ronnie na nakaupo sa garden nila habang abala sa pagbabasa ng libro. Hindi niya ako napansin. Nakasalubong ko si Gemma na paalis na naman yata dahil sa dala nitong maleta na sa tingin ko ay magka-out of town. Umirap lang ito sa akin. Bukod kay Mokong ay isa din ito sa iniiwasan ko sa mansyon. Hi, Iha. I'm glad you're here. Thank you for coming. Si Sir Ronaldo nang makita ako. Ah, sir naman. Kasali na sa schedule kong pagpunta dito every weekend. Nah, drop the sir. Nasa bahay tayo, wala sa trabaho, okay? Copy that, sir.
tito? Eh, saan ko sabay kindat sa matanda? Ano ka ba? Pinapatanda mo naman ako niyan eh. Call me Ronaldo na lang, para bagets. Sabay ganti ng kindat sa kanya. Pareho kami nagtawanan ni Ronaldo at agad na nangambala dahil pumasok si Mokong. Mukhang nagulat pa siya na nandun ako pero hindi niya pinahalata. Hindi yata niya inaasahang darating ako. At kagaya ng mga nagdaang araw ay nakasimangot ito at madilim ang tingin. Oh, anak, why don't you join us for lunch? Sambit ni tito sa kanya. No thanks. Tipid niyang sagot sabay akyat sa kwarto niya. Nagkibit-balikat na lang kami sa isa't isa ni tito. Pagkatapos naming kumain ay niyaya ako ni tito na tumambay sa terrace nila habang nagkakape. Late na kami nakakain at inabot na ng hapon dahil sa kwentuhan naming dalawa. Hindi talaga bumababa sa kwarto niya si Mokong at nagpadala na lang sa itaas ang pagkain. Kitang-kita mula dito ang buong Laguna. Napabuntong hininga ako sa nakikita. Hanggang ngayon ay galit pa din siya sa akin. Napalingon ako kay tito na magsalita ito. Nag-away na naman kasi kami nung isang araw dahil lasing itong umuwi. Nag-alala lang naman ako dahil nagmaneho siya ng ganong lagay. You know what? I thought okay na kami dahil simula nung ma-hire ka sa company ko, palagi na siyang nagre-respond sa akin. Which is not him since namatay ang mommy niya. Nakikinig lang ako sa kanya. Nahirapan din ako noon na pagsabayin siya at ang pagpapatakbo ng kumpanya dahil madalas siyang hindi kumain noon at magmukmuk sa kanyang kwarto. Kung hindi ako mag-aasikaso sa kanya, hindi siya kakain. Nakilala ko naman si Gemma sa isang dinner party at doon nagkamabutihan kami ng loob. 5 buwan pa lamang kami ay tumira na kami sa iisang bubong. At nitong buwan lang ay napagdesisyon na namin na magpakasal. Ngunit sa mga rumors na nakakarating sa akin, ay parang gusto ko nang umatras. Madalas din namin yung pagtalunan dahil palagi siyang nag-e-exaggerate pag ganoong topic na pag-uusapan. Nagtataka man pero naisip ko na kung bakit gold digger si Gemma at tanging sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Muli namang humigop ito ng kape. Simula nung nagpunta ako sa opisina ni Ronnie ay hindi ko na itinuloy ang dapat kong pakay kay Sir Ronaldo dahil talagang nakokonsensya ako. Para ko na siyang ama dahil sa care na pinaparamdam niya sa akin since day one. Huwag na kayong mag-alala, sir. Baka nagpapalamig lang. One of these days, tamo, iimik na yan sa inyo. Sad ko para naman mapakalma ang isip niya. Napabuntong hininga na lang siya sabay sabing, you know what? I like you. For my son. I like your son din po. Joke. Sabay kami napalingon ni Sir Ronaldo na may tumawag sa pangalan ko. Juliet, tawag niya sa pangalan ko sa malamig na boses. Nakatingin lang kami sa isa't isa at bigla siya nagsalita muli. Follow me. Sumulyap ako kay tito at nagsenyas na lang siya na hudyat na hinahayaan niya akong sumunod kay Unggoy. Nagpaalam ako na saglit lang at babalik din. Pumayag naman ito. Pumasok ako sa study room niya dahil doon siya pumasok. Naabutan ko siya nakatayo sa glass wall at nakatanaw sa mga city lights sa baba dahil 6 p.m. na ng mga oras na yon. Kinakabahan ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. I think you've done your part, panimula niya. Ano daw? Masyado ka naman yatang pumapapal sa buhay ng daddy ko. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa mukha sa sinabi niya. Ano bang ibig niya sabihin? Malinaw at nabasa mo naman ang regulations noon bago ka sumabak sa gagawin mo, diba? Nakaharap na siya sa akin. Sa puntong yon ay alam ko na ang tinutukoy niya. It's not what you think, Ronnie. Nagkakwentuhan lang kami ng daddy mo. Pagpapaliwanag ko. If I know, katulad ka din pala ng soon-to-be stepmom ko. Pare-pareho kayong mga baba. Hindi ko na pinatuloy ang sasabihin niya dahil binigyan ko siya ng isang lagitik na sampal para matauhan at kilabutan siya sa mga pinagsasasabi niya. Una sa lahat, nananahimik ako kung saan masaya ako kahit nakakarampot lang ang kinikita ko doon. Pangalawa,
ikaw lang naman ang may gusto nito. At dahil sa naaawa ko sa'yo, hindi ako nagdalawang isip na pumayag kahit na nakukonsensya ako dahil mabait ang daddy mo, Ronnie. Sigaw kong sabi dahil pumutok na ang fuse sa utak ko. You can resign anytime soon. Or I'll tell dad na pumayag ka about our plan. Ang sama talaga ng ugali niya. Fine! Ayun bang gusto mo? Sige! Sad ko, sabay alis. Hindi na ako nagpaalam kay Sir Ronaldo dahil sa halo-halong emosyon. Ayoko makita niya na ganun ako, lalo na't ang anak niya ang dahilan. Namalayan ko na lang na nasa loob na ako ng kotse ko. Bigla na lang nagunahan ang mga luha ko sa pagpatak. Ronnie's point of view. Hindi ko alam ang nangyayari sa akin ngayon. Ang bilis ng pangyayari. Parang kahapon lang ay isa lang siyang estranghera sa paningin ko. Ang babaeng binayaran ko para sa sariling kasiyahan ko. Pero bakit parang ako yung nawawasak sa patibong ko? Ano ba tong nararamdaman ko? Ang weird. Kapag nakikita ko siya, ang bilis ng tibok ng puso ko. Sinusubukan ko siyang kalimutan sa pamamagitan ng pambababae at pag-inom ng alak. Pero mukhang walang talab lahat ng yon. Ang mga mata niya na singkit at mahahabang pilik mata nang aakit. Ang malaporselana niyang balat na kapag hinawakan mo eh, mapapasok ka. I want it all. I just want to make her mine. It just happened. Sa isang pitik lang, parang may magic ang lahat. Gusto ko siyang palaging nakikita. Makasama. Marinig kahit sa malayo lang. Madalas ko silang makita ni Daddy sa office na magkasama. Malamang, sekretary nga eh. Nakita ko siyang pumunta sa bahay kahapon. Gusto ko siyang yakapin dahil ilang araw ko siyang hindi nakikita. Ngunit agad ding napalitan yun ng galit dahil sa nasaksihan ko. Kailangan na putulin ang namamagitan sa kanilang dalawa. Lunes na ngayon at wala akong gana sa lahat. Ano bang nangyayari sa akin? Ang dami kong gagawin. Mag-i-impack at mag-ahakot pa ako ng mga gamit. Kailangan ko nang isauli ang susi ng bahay na ito at susi ng kotse. Lahat-lahat. Iniisip ko ngayon kung paano ako magpapaalam kay Sir Ronaldo. Malaki-laki din ang naitabi kong pera simula na magtrabaho ako sa GC. Sapat na para makapagsimula akong muli. Ipinangako kong hindi na ako babalik sa bar na iyon. Yung milyones na ibinigay sa akin ni Ronnie, ay naisipan kong ibili ng bahay at lupa kaya hindi na ako mamomroblema sa sisilungan. Napagdesisyonan kong bisitahin na lang si Sir Ronaldo sa mansyon para formal na magpaalam sa kanya. Sasabihin ko na lang na uuwi na ako sa probinsya kahit hindi naman totoo. Pagdating doon ay datatnan kong maingay ang opisina ni Sir. At nakakarinig ako ng mga sigawan. Ayoko na! Lalayas na ako sa impyernong to. Pagod na ako makisama sa anak mo. Ikaw, bahala ka na. Kung gusto mo, asawahin mo yung sekretary mong palaging nakadikit sa'yo. Galit na saad ni Gemma habang kinakaladkad ang mga gamit niya palabas ng mansyon. Ano bang nangyari doon, ate? Tanong ko kay ating katulong. Naku, ma'am. Kagabi pa po yan sila nagtatalo kasi ang laki na nawalang pera ni sir tapos bali-balita pang nanlalalaki daw po si Ma'am Gemma. Saad naman ang katulong. Hindi na ako magugulat dahil talaga namang may iba si Gemma. At ginagamit lang niya si Tito para may pangluho siya sa sarili niya. Umakyat ako sa taas ng kwarto ni Tito para kausapin siya. Nagulat ito nang pumasok ako. Hi, Tito! Sabay beso ko sa kanya. Oh, iha. I was worried about you dahil ilang araw ka na hindi napasok. May problema ba? Saad niya. Halata sa mukha niya ang stress at lungkot. Sorry po kung hindi po agad ako nakapag-report sa inyo. Nagka-emergency lang po sa probinsya namin at kailangan ako doon. Kinakabahan ako magsabi pero nandito na ako eh. Aatras pa ba? Tito, magre-resign na po ako. Ayoko pa man pong gawin to pero nakapag-desisyon na po ako. Bumuntong hininga na lang siya, sabay tango. I knew this day would come.
But thank you for being part of my company, Iha. You can come back if you want to. Sad ni Tito na mas lalong lumungkot ang mukha sa pagpapaalam ko. Nagkwentuhan na kami ng kaunti habang nagkakape para naman kahit papaano ay maibsan ang lungkot ng matanda. Hindi niya nabanggit ang nangyari sa pagitan nila kanina ni Gemma. Kaya hindi ko na lang ito inopen. Ipinahatid niya ako kay Tesoy sa bago kong bahay. Bago niya ako pakawalan ay sinabihan niya akong bumisita minsan sa mansyon. Ronnie's point of view. Ngayon pa lang ako uuwi simula nung nagtalo kami ni Juliet. I decided na umalis na muna siya sa kumpanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at nasabi ko yan sa kanya. Simula nung naabutan ko kasi sila ni Daddy na maghahalikan ay naiinis na ako sa sarili ko dahil may nararamdaman akong kakaiba nung makita ko sila sa ganoong tayo. Napansin ko ang kotse ni Juliet sa garahe kaya bigla akong kinabahan. Simula nung pagtatalo namin ay hindi ko na siya nakita pa. Pero ngayon ay nandito siya sa loob ng mansyon. Hindi ko alam kung papasok ba ako o dito na lang muna ako sa loob ng kotse. Bababa na sana ako nang lumabas siya sa pintuan kasama si Daddy. Mag-iingat kayo palagi, sir. Narinig kong saad niya kay Dad. Ikaw din, Iha. Hayaan mo kapag umuwi si Ronnie, sasabihin ko na bumisita ka. Napansin kong lumungkot ang mukha niya nang bangitin ako ni Dad. Hayaan niyo na muna siya dito. Baka galit pa siya sa akin. Huhupa din yun at marirealize niyang crush niya ako. Natatawang saad nito. Crush ko ba siya? Akala ko ba sila ni Daddy? Bakit ganun? Mali ba ako na hinala? Ilang buwan na simula nang nag-design ako, ay mali. Pinaalis pala ako. Wala na akong balita kay Tito at kay Mokong. Nagkaroon ako ng peace of mind sa aking pag-iisa sa buhay. I admit, may crush ako kay Ronnie. Namimiss ko siya pero galit ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit pinaalis niya ako sa kumpanya nila. Samantalang hindi ko pa nga nagagawa ang mga pinagagawa niya. At wala din akong balak na gawin yon. Nag-apply ako ng panibagong trabaho at isa kong cashier sa isang convenience store. Masaya naman at na-enjoy ko. Kung tutuusin, pwede naman akong mag-business na lang. Pero naisip kong baka mainip ako sa bahay. Maayos naman ako at nakakaipon pa din kahit papaano. Papunta ako ngayon sa duty ko dahil night shift ako ngayon. Hi! Kamusta maghapon? Bati ko sa kapalitan ko. The usual partner. Ang ganda mo ah. Sus, nang bola pa. Siya, lumarga ka na at baka gabihin ka lalo sa daan. Bumeso sa akin si May bago umalis. Siya ang naging kaibigan ko dito sa pinagtatrabahuhan ko. Mabait siya at mapagkakatiwalaan. Kaya masaya ako at nakilala ko sila. Bigla ko tuloy na miss ang dalawa kong kaibigan na sina Jamie at Carla. Kamusta na kaya sila ngayon, no? Ronnie's point of view. Nakakainis! Pisit na buhay to, oo. Umiiyak ako. Hindi dahil mahina ako. It's just that, hindi ko na kaya. Miss na miss ko na siya. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Wala na akong ibang mapagtatanungan kung hindi ang mga dati niyang kaibigan sa trabaho at manager niya. Kung saan-saan ako naghanap, even my private investigator ay nahirapang hanapin siya. Nalaman ko mismo kay Dad na walang namagitan sa kanila ni Juliet. Parang anak na nga daw ang turing niya dito. I was in denial of my feelings about her. Inayaan ko siyang mawala sa akin. I'm the one who is to blame. Naging pake ako ng gamit sa isang maliit na maleta. Dinala ko na yung allowance ko. Extra money pati na rin yung naipon ko. Nakakainis tong luha ko. Nagmukha tuloy akong mahina. I picked up my car keys and went to the parking lot. Nakita pa ako nung guard namin pero wala akong pakialam. I started the engine and ready to leave. Hindi ako titigil maghanap sa'yo, Juliet. Hindi ko alam saan ako muli magsisimula. Bahala na. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa mamataan ko ang 9-11. Oo nga pala, 24-hour convenience store yon. Nag-decide akong pumunta doon para bumili ng alak. I parked the car properly. Kumuha ko ng apat na bote ng alak at dinala yon sa counter.
Nakatalikod ang babae na sa counter kaya kumuha muna ako ng pera sa wallet. Ito lang po ba, sir? Sad ng babaeng cashier. Kilala ko ang boses na yon at hindi ako pwedeng magkamali. Sa sobrang kaba at pagkagulat ay hindi agad ako nakaimik at napatulala sa harapan niya. Hindi pa siya tumitingin sa gawi ko. 220 po lahat, sir. Sad niya. Ang ganda pa din niya. Medyo namayat siya ng kaunti pero hindi yung kabawasan sa kagandahan niya. Juliet. At last, lumingo na din siya. Ang kalat ng kaha na iniwan sa akin ang kapalitan ko. Nakakainis talaga yung babaeng yon. Wala pa namang masyadong tao kaya nilinis ko na muna. Tumunog ang bell sa may entrance so jet na may pumasok sa store. Namimili pa naman siya kaya tinuloy ko muna ang paglilinis sa may kaha. Ramdam kong lumapit na siya kaya tumayo na ako at ipinunch ko ng mga nabili niya. Sinabi ko na ang halaga ng nabili niya pero hindi pa din siya kumikibo hanggang sa tumingin ako dito. Para ako naging bato at hindi ko mawari ang gagawin sa mga oras na to. Gusto ko siyang yakapin. Tumakbo sa gawin niya. Hindi pa din siya nagbabago. Gwapo pa din siya kahit na mukhang hindi siya nag-shave ng isang taon. Namalayan ko na lamang na nasa isang park na kami at iniinom niya ang binili niyang alak sa store. Maigi na lang at 1 hour break time ko dito. May isang oras kami para mag-usap. Wala namang umiimik sa pagitan naming dalawa. Awkward. Kamusta ka na? Pagsisimula ako ng usapan. Tumikim muna siya bago sumagot. Mukhang nagulat pa nga siya dahil umimik ako. I'm doing good. Yeah. Ikaw, kamusta ka? Sagot niya na nauutal pa. Okay naman ako. Si Tito, kamusta? I hope he's fine. I'm sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo since the day na umalis ako. Nakikinig lang siya. I'm sorry, he cut me off. Ako dapat ang mag-apologize sa'yo, Juliet. I didn't know the whole story between you and Dad. I shouldn't just judge you like that. Hinawakan niya ang kamay ko. Please come back. Please come back to me. I can't sleep. I can't eat. Sad niya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin siya. Miss na miss ko ang taong to. At ayoko na magkunwari pa. Naging okay na kami ni Ronnie at masasabi kong para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Nagkapatawaran na kaming dalawa sa mga nangyari sa past. Rest day ko ngayon at niyaya niya ako na lumabas. Siyempre, papayag ako, no? Nasa beach kami ngayon dahil dito ko napiling mag-unwind para naman makalanghap ng salty air, fresh air. Ganon. Hindi naman siya nagreklamo dahil gusto ko yon. Nakaupo kami ngayon sa buhanginan habang nakatanaw sa malayo. Wala nagsasalita sa aming dalawa. Pero nagimbal ako sa mga sumunod na pangyayari. Pwede ka bang ligawan? Nagulat ako nang lumabas sa mga katagang yan mula sa bibig ni Ronnie. I didn't expect him to say those words in the middle of our silence. It's just a sentence. But it took my breath away. Just a sentence? But I feel like my heart is beating 1,000 times every second. The sentence is not the big deal, because you always hear that sentence. The big deal is, the sentence came from his mouth. His mouth. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Ang tanging nasa isip ko ng mga oras na to ay sana, hindi pa naginip ang lahat. Before I even managed myself to speak even just a single word as my reply, nagring ang phone niya. I'm asking these questions to myself tuloy. Why didn't I manage myself to respond? Why did I froze? Why did I stuck in the moment? Do I really like him that much? I closed my eyes and tried to sleep but I really can't sleep. I'm busy going back at the moment when Ronnie asked me that question. Pagkatapos kasi ng phone call niya ay bumalik na kami sa cottage dahil may kailangan siyang ipasa sa opisina. Kahit nasa bakasyon ay work pa din.
Pumunta ako sa kusina para kumuha ng gatas para makatulog na sana. Nakatulala lang ako sa kisame. Gising na gising ang diwa. Naubos niya na ang lahat ng gatas sa ref pero hindi pa din ako makatulog. Nakita ko sa gilid ng kama ko ang aking cellphone. Binuksan ko ito at naglibang ng kaunti. Naaalala ko ang sinabi sa akin ni Ronnie kaya niisipan ko itong i-text. May message na pala siya sa akin. Sorry kung na-busy na ako. Bigla na kasi akong kinailangan sa kumpanya kaya wala na ako nagawa. Ano nga palang sagot mo sa tanong ko? Ano? Pwede ka bang ligawan? Again, I got stuck in the moment one more time. I am not dreaming. Sa isip-isip ko, sino ba ako para tumanggi? I immediately replied, Of course. Before I knew it, the message was an hour ago. I lean my back to feel comfortable. Then I look at my side. I was shocked. It's already 5 a.m. Magdamag pala ako hindi nakatulog kakaisip sa paniligaw niya. Nasilaw ako sa sikat ng araw na nanggagaling mula sa bintana ng kwarto. Anong oras na ba? 5 a.m. na ako nakatulog kanina. Kinuha ko ang cellphone sa table at chinek ang oras. Shucks! 1 p.m. na pala. Kaya pala nagugutom na ako. Nag-ayos lang ako ng sarili at saka lumabas para hanapin si Ronnie at yayain siyang kumain ng lunch. Nasaan na kaya yon? Nakita ko siya sa may labas at may napansin ako kaya inaya niya ako kumain tsaka daw kami mamamasyal. Nakalimutan niya na siguro yung proposal niya. Iyaan mo na, Juliet. Baka naman nagka-amnesia. Let's have a dinner date later. Ay, Siopaw! Ano ka ba tanggugulat ka na naman dyan? Muntik ko na siyang mahampas ang hawa kong payong dahil bigla-bigla siyang nagsasalita sa harap ko. Ano daw? Dinner? Eh, sino ba naman ako para tumanggi, diba? Siyempre, payag ako, no? Kinagabihan, I got into a nice dress that's yellow and pink and some cute flats and did a simple makeup. Tinext ko siya na we're going back somewhere fancy to eat. I opened the door when I heard a knock. I saw him. The most perfect person in front of me. Ronnie Gonzalez. He looked at me in a way no one ever looked at me before. The one that is so special and it's a way that every girl wants to be looked at. He complimented me and we head out of the cottage. Here it is. We are alone. He arranged it on the hotel balcony or maybe a terrace, whatever it is. At first, I didn't like the idea. Hindi ko alam. But I wanted to be in public. I wanted to be like a common, you know, people. But after seeing the arrangement, I couldn't help but admire it. Akala ko hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Akala ko sa mga fairy tales lang nangyayari. But he brought me into reality. It's so beautiful. The petals of the flowers that are spread in the floor look splendid. The candle lamps and all the lighting are so beautiful. Never in my life would have I imagined that I will experience this thing. He took out the chair for me and guided me. I sat on the chair at sa tapat ko naman siya nakaupo. He is smiling the whole time. Nakakailang naman pag ganyan-ganyan mo, Pogi ha? What do you want to eat? Ikaw. Desserts? Nakatingin lang ako sa kanya the whole time. Huh? I mean like steak, rice, anything. Ikaw bahala. Hindi naman ako maselan sa food eh. Sabay senyas niya sa waiter. Habang namimili siya sa menu ay hindi ko maiwasang titigyan siya. Napakagwapo talaga ng mukha niya. Kung bakit ba noon ay hindi ko napansin agad sa kanya yon. Siguro ay mas lamang panginis dahil nasusura pa ako sa kanya. Pero ngayon ay kahit yata maghapon ko siyang titigan ay walang problema sa akin. What are you thinking? He asked. Wala. Nakakahiya. Tulo na yata laway ko. It's okay. I would love to listen. Spill it. Nag-isip na lang ako ng dahilan kung bakit ako nakatulala sa harap niya. Ah,
Wala. Yung mga panahon lang na mag-isa ko. Work bahay lang ang routine ko. Si Jamie at Carla hindi ko na nabibisita. Tama pala talagang pagkakakilala ko sa'yo. He said while sipping wine. Are you stalking me? Assuming ka, te? Yes. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Huh? Kailan pa? I don't know why I'm getting tense. Wala naman ako masyadong secret, lalo na sa personal na bagay. But he just cannot stalk me like that. Akala ko nagbibiru lang siya. Pretty long. I'm still looking him for a clear explanation for my question. Wala namang kaso. Gusto ko lang naman malaman kung bakit. Bakit mo ko ini-stalk? Because I've gone crazy for you. I don't know what magic you have, but you tied me up to your soul. I can't help myself but stalk you. I'm obsessed with you. I tried to be far from you, but the more I tried to go far, the more you pulled me. But no matter how far we go, at last, we would end up binded up strongly. The more far we go, the more we get attached with great force. I already tried and realized, and if there's anything left to understand, that would be you. So you better stop escaping again. I remained silent. He is not going to forget that night. Sir, your order is ready. He got interrupted. Hindi siguro siya titigil kung hindi pa dumating si waiter, but he is triggered. He gritted his teeth and about to burst out when, "Thank you, place it here, please," I said, and he looked at me and cooled down. Hi, salamat naman. All must depend on his luck, but thanks to him, at last. They placed many desserts and all looked highly delicious. They looked too expensive and delicate. Why to decorate this much only to be eaten at last? They served us. Hindi na ako nakapaghintay, I took a spoon and dig in. I forgot the fact that he is present. I took out a spoonful of ice cream and put it in my mouth. They melted immediately with the sweet spreading in my mouth. I let out a short moan. Shit. I looked at him. He looked at me and let out a soft giggle. Eat more. And I didn't think much about embarrassment. I may not eat home food properly, but when it comes to dessert, suddenly my stomach makes place for them. And happily, I swallowed it. As I was eating, nilagyan ko pa ng kulay brown na white ice cream ang basa ko. I looked up at him. He, with his spoon, took out some vanilla-flavored and chocolate-flavored ones and put it in front of my mouth. It tastes good. Eat it. He shoved the spoon in my mouth. Ninanamnam ko yun. Nakatingin lang ako sa kanya sa nagniningning na mga mata. The taste is amazingly delicious. I love it. Nice? Masarap. I digged in more and ate the combinated ice cream. Mamaya isusunod ko naman ang steak at fried chicken na nasa mesa. Inuna ko lang talaga ang sweets. I don't even know why they would exist. The steak was wonderful and creamy. The waiter came again to fill out glasses. Natapon ang sauce sa dress ko. I let out a sound of panic thinking that the sauce may make it mark. But I grabbed an unwanted attention. He already looked at me and came out of the chair while the waiter already came to me with a tissue in his hand. Kinuha niya sa akin ng tissue at ipinunas iyan sa damit ko. Nakatitig lang ako sa kanya habang pinupunasan niya ang damit ko. Are you still hungry? Tanong niya. I'm full na. Ikaw ba? Nakatitig siya sa mukha ko habang may dinudukot sa bulsa niya. OMG, bakit tumuyo siya sa upuan niya? Ronnie's point of view. I can lose everything, but not her. Not Juliet de los Santos. My best friend. My first love. My soulmate. The love of my life.
The first time I saw her, I already knew that she is the one for me, even though she treats me only like a trash. Meron siyang singkit sa mga mata, tapos maliit na ilong. Iyong labi niya ay mapula. Mukha siyang Koreana pero sabi niya naman ay purong Pinoy siya. She even works harder. Nag-work as waitress tapos nagbenta ng mga kung ano-ano at napakagaling talagang dumiskate. Ngayon, handa na akong gawin ang nararapat. Mas ile-level up ko na ang gusto kong mangyari between us. Hindi ko siya hahayaan pang makawala sa akin. Sana, huwag niya akong i-reject. She deserves the best proposal kaya I invited her to a dinner date tonight. I talked to every special person in her heart to witness that day with me. I wanted to give her the best proposal. Juliet's point of view. Hi, he greeted. What's this? I asked him. Hindi naman ako makapaniwala. Namuong mga luha sa mata ko when he kneeled in front of me. Kita ang saya sa mga mata ng mga mahal namin sa buhay na nasasaksihan niyong moment na ito ngayon. Nagulat pa nga ako dahil nandito din ang mga kaibigan ko na sina Jamie at Carla at mga iba ko pang katrabaho sa bar noon at ang manager ko. Si Sir Ronaldo at si Mia din na hanggang tenga ang mga ngiti. Never in my life na na-imagine ko na mararanasan ko yung ganitong scenario sa buhay ko. Kasi parang sa movie lang naman to nangyayari. Juliet de los Santos, my best friend, my soulmate, the love of my life. I know that you won't say no to me, and I'm very happy because of that. But I realize that you deserve the best proposal. Simula niya. Confident talaga siya eh, no? May mic pa kaya sure siya na naririnig siya ng lahat. Naiyak na talaga ako tuloy ng tuluyan. Hindi ko na napigilan. Ang pangit na nga ng suot ko. Ang dumi-dumi pa tapos iniiyak pa ako ngayon. Ano na lang ang itsura ko knowing na may drone na umiikot ngayon para i-capture lahat ng moment. I want this moment to be memorable to you. And I want us to cherish this for the rest of our life. First of all, I thank God because He created a beautiful woman like you. Ang ganda-ganda mo. Napairap ako sa kanya kasi feeling ko ay inaasar niya lang ako. Seriously? You're the most beautiful girl I've met in my entire life. And also the strongest. You've been through a lot because of me. I'm very, very sorry. I regret leaving you in the time you need me the most. Only if I knew everything. We lost everything trying to keep our true feelings with each other. That's why I wanted to tell you everything now. She looked at me in the eye. I love you. The day that I first saw you is the same day that I promised myself that I will love you and stay by your side forever. Wala na akong ibang minahal simula na makilala kita. Yes, I dated lots of women to get rid of this feeling because you told me that you don't want to have a relationship with me. But all of it failed. Akala ko kaya ko na hindi ka mamahalin. Pero in the end, bumabalik pa din ako sa'yo. Napakagat ako sa baba ng labi ko. Hindi na tumitigil ang pagtulo ang luha ko. Nakakainis. Ang pangit-pangit ko na siguro. Ikaw at ikaw lang babaeng gusto kong mahalin palagi. I love you so much, my Juliet. Will you spend the rest of your life with me? He asked me. OMG. Akala ko maniligaw lang siya. Bakit kasalan ka agad? He opened the small box he's holding and I saw a ring. But I'm more than ready kaya hindi na ako mag-hesitate. Yes, I answered. Sinuot niya yung singsing sa daliri ko bago siya tumayo at niyakap ako.
Nakakainis ka. Sana sinabihan mo naman ako para naman nagpaganda ako. Ang pangit-pangit ko na, oh. Hagulhul ko. Pinunasan niya yung luha ko. You're the prettiest, no matter what. He said and kissed the top of my head. We stayed there and had a romantic dinner. Kahit kakakain ko lang, napakain ulit ako dahil sa kakaiyak. While the others enjoyed the place since he rented a hotel there for everyone to stay, kaya sobrang saya ko ngayon. At habang magkaharap kami sa lamesa habang umiinom ng wine, ay nag-uusap kami ng kung ano-ano lang. I realized something. That when you're with someone you really love, it's better to tell that person how you really feel. You better take the chance and make him feel how you want him in your life. Because sometimes, by not telling how you really feel and decided to keep it by yourself, that's when you lose them. Ronnie's point of view, the wedding. I looked at her eyes and I love her. I really do. I am willing to spend the rest of my life with her. Humarap kami sa pare. Since it is your intention to enter into the covenant of holy matrimony, join your right hands and declare your consent before God and His church. The priest started. Humarap ako sa kanya. She's still crying. I wiped the tears on her face. Ronnie Gonzalez, do you want to take Juliet as your wife? Do you promise to be faithful to her in good times and in bad, in sickness and in health, to love her and to honor her all the days of your life? The priest asked. I do, I said, staring at her lovingly. Juliet, do you take Ronnie Gonzalez to be your husband? Do you promise to be faithful to him in good times and in bad, in sickness and in health, to love him and to honor him all the days of your life? I do. She smiled at me and I couldn't be happier. Kinuha ko ang singsing at ginagap ang isa niyang kamay. Juliet, sweetheart, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At isinuot ang singsing sa kanya. Ronnie, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And place the ring on my finger. Because you have exchanged your vows before God and these witnesses, have pledged your commitment to each other and have declared the same by joining hands and by exchanging rings, I now pronounce you husband and wife. Juliet's point of view. Kiss! Kiss! Narinig naming sigaw ng pamilya namin. Itinaas ni Ronnie ang veil ko. He held my waist and gave me a very passionate kiss. Agad naman na naghiyawan ang mga kaibigan at pamilya namin. I love you, he whispered near my ears. And I love you forever and beyond. I can't wait to have you tonight. Pili yung wika pa nito. Sino mag-aakala? Yung dating sinusupladahan ko, naging asawa ko. Yung pinatrabaho niya sa akin, naging father-in-law ko. Ang buhay nga naman, kapag itinadhana ni Lord, hindi mo ito matatakasan. Nasa kalagitnaan ako ng pagising at pagkatulog nang makarinig ako ng pag-uusap. Hindi ko maklaro iyon. Sinubukan kong buksan ang mata at kasabay noon ang paglinaw ng aking pandinig. Dad, hindi ko kayang sabihin kung gaano ako kasaya ngayon. Narinig ko ang boses ni Ronnie at ang masayang tawa ni Daddy Ronaldo. Masaya ako para sa'yo, iho. Sana wala ng problema. Hindi ko alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Ramdam ko ang lambot ng kama at kumot sa aking katawan. Minulat ko ang mga mata ko at nakita kong nasa master's bedroom ako. Agad kong hinanap si Ronnie. Ronnie? Tinawag ko siya kahit hindi pa ako makaupo na maayos. Masakit ang ulo ko at maging ang aking katawan. Agad niyang hinawakan ang aking kamay at hinalikan. Umupo naman siya sa gilid ko. Anong pakiramdam mo?
Anong gusto mong kainin? Tanong nito, tiningnan ako ng puno ng kislap ng saya ang mga mata niya. Umiling naman ako at umupo. Napaungol pa nga ako dahil masakit ang katawan ko sa pagkakahiga. Teka, anong pinapatawad mo na ako? Hindi ka nagalit? Sorry talaga sa mga sinabi ko. Sorry sa mga nagawa. Nakalimutan kong inaway ko nga pala siya bago ako nawala ng malay kanina dahil nakalimutan niyang bili ng kinikrave kong mangga na binili dapat sa Bicol. Shh, I don't care, baby. Wala na yun sa akin. Masaya na ako ngayon. Masayang masaya. Hinaplos niya ang mukha ko. Mumuso ako tinignan ang mukha niya. Bawat araw yata lalo siyang gumagwapo. Lalong-lalo na ngayon. Wala sa sariling hinaplos ko yon. Ang matayog niyang ilong, hinaplos ko din yon. Ang labi niyang mapula at nakakaakit. Nakagat ko ang aking labi. Ang gwapo mo. Bigla ko nasambit. He smirked. Nakaplaster sa mukha niyang paggagusto sa aking reaksyon. Nilandas ko ang aking kamay sa kanyang dibdib na maskulado. Huwag mo na akong iiwan. Hindi ko na ipipilit yung gusto ko. Naiintindihan ko ng lahat. And I'm so sorry for being selfish. Susuportahan ko na lahat ng gusto mo. Umangat ako ng tingin sa kanya at natatan kong kagat-kagat niya ang labi at magiliw na nakatingin sa akin. I'm sorry, sabi ko. Kahit gaano pa kalala ang kasalanan mo sa akin, Juliet. Alam ko mapapawi naman lahat ng yan eh. Lalo na ngayon. Nalaman ko na kung bakit. Huh? He cupped my face gently and I saw his eyes became red. Agad siyang tumingala at kumislap. I love you. He kissed my lips softly at pinatiling magkalapit ang aming mukha. Nagtama ang aming ilong at amoy kong mabango niyang hininga. I love you and our babies, he whispered. Nakagat ko ang labi at napangiti pero agad ding napawi. Hinawakan ko ang kamay niyang humahawak sa aking pisngi. Tinignan ko siya na maigi dahil sa aking napagtanto. Babies? He nodded. Yes, our babies. My babies. Nagulap ang mata ko sa nagbabantang luha at hinampas siya sa dibdib. Anong your babies? May anak ka ba sa iba? May nabuntis ka? Napakawalang hiya mo. Pumiyok pa ako dahil sa pagkakaiyak. Parang pinupunit ang puso ko. Ang lakas pa ng loob niyang sabihin ito sa akin. Sinangga niya naman ang mga hampas ko. Hinuli niya ang dalawang pulso ko at hinawakan ng madiin at pinako sa aking kandungan. Hindi ko alam na slow pala kapag buntis. Napakamot pa siya sa batok niya at parang yamot na. Ang sama-sama mo, bakit mo ginawa to, ha? Ngumawa ako na ngumawa. He licked his lips. You're pregnant, patapusin mo kasi muna ako. Sabi niya sa akin at halos mabingi ako sa narinig. What? Napaawa ang labi ko at napatingin sa aking tiyan. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ito. Buntis ako? Hindi makapaniwalang sabi ko. Hindi na sana ako magtataka dahil hindi naman ako tinatantana ni Ronnie. Pero ganito kaaga? Isang buwan pa lang nung ikasal kami. Hindi ako makapaniwala. Walang mapag-ibsa ng saya ko ngayon. Nagbunga na kaagad ang pagmamahala naming dalawa. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng isang mabuting asawa at soon to be daddy ng mga anak ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!